and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputing of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdrew thyself, but godliness with contentment is great gain. Doon muna tayo. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na medyo negative ulit yung pag-usapan namin ngayon about kasalanan. We pray na matuto kami dito at umiwas kami dito knowing, Panginoon, pag after nitong sermon, makita namin kung gaano kasama ito, Lord, both sa mga railers at sa kanilang mga nakaka-influensya. Mga influensya nila, nakakarinig sa kanila. So we pray na kayo po yung gagabay sa amin, sa lingkod, bawat isa, Panginoon, kayo pong patawa din ang aming pagkukulang. We pray sa mga aming soul win, Lord, na sila po'y kasama namin yung kailangan, especially malapit dito, Lord, mga magandang attitude din po, Panginoon, tungkol sa inyong salita, Lord. We pray na sila po'y di mahadlangan, sila po'y tapat din po sa inyo, at least sa umpisa, sila po'y magkabasa yung salita, Lord. Alamin nila, Lord, tuklas sila inyong kalooban at ito'y puntahan, Panginoon. Bawat salin sa amin, Panginoon, kaya nga po ito'y aming naaral. Lahat ng pinag-aaralan ay importante sa aming as a church and as individual. So we pray na kayo po lagi ang gututo, magagabay sa inyong mga anak, Panginoon. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Good morning po. Good morning. So again, salamat po sa nag-donate ng ano, no? Ang sarap mag-aaral, di ba? Yan. So yan, hindi ko alam ba't ito yung topic natin ngayon. Hindi. So wala akong video ngayon kasi ano to eh. Pero ang title po nito is The Bitter Sin of Railing. The Bitter Sin of Railing. Okay? Anong sabihin ng bitter? Mapait. Sin, kasalanan. Railing is, ito yung pag-aaral natin ngayong umaga. So bakit? Kasi nalala niyo po last week, title natin is pure, ano ba yun? Pure words. Purified seven times. The importance of pure words being pure. Okay? So, hindi ko, pareho lang kasi yung isang objective natin. Sabi dito, realize the importance of our speech. Maganda yung ating speech ay maayos. Okay? Yung sinasabi mo kasi, sabi rin sa gospel ng Panginoon, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, sa Luke, sa Matthew. Di ba? Kung ano yung nasa bibig mo, so lumalabas dyan, kaya mo sinasabi yan, nasasabi yan, o hindi nasabi yan, yan ang lamang kasi ng utak mo. Kaya pag nag-soul winning tayo, napakahirap na task minsan, kasi nga, hindi mo alam lahat ng tao, pero ang ginagawa natin, tinatanong natin sila, nagkakaroon tayo ng glimpse sa kanilang spirituality, ang kaluluwa nila, kung anong laman, anong belief nila, anong bala, anong attitude nila towards God. Amen? So, itong ngayon, kaya importante yung ating maayos na speech. So, minsan, kung alam nyo yung, nabanggit ko na sa inyo to, yung isa sa mga laro namin ng mga high school kami, yung ginagawa namin, nagtatanungan kami, mga puzzle games ba? Tanungan lang yan. Sabi ko na sa inyo to dati, di ba? So, kunwari, isang building, alala nyo ba yun? Isang building, merong 100 floor. So, ang puzzle is, kailangan, sa every floor na aakit ka, yung iyong daladalang kung ano man niya, mansanas na lang. Okay, sabi nung ano, kung may dala kang 10, mga ngalahati yun, kunwari, 10, kukunin niya yung kalahati, tas plus 1. Okay? Tapos pag another floor, 100 floor yun. Nakuha nyo ba? So, divided by 2 plus 1. Divided by 2 plus 1. So, kung 10 yung una mo, first, second floor, ilan na? Mayiging ilan? Mayiging 6.
Pag sa third floor, ilan? 3 siya, 4. Ayan, so ganun. So, ang tanong ganito, ha? Naalala niyo ba yun? Nasabi ko na ba yun? Di pa. Binilisan ko lang ata eh. Anyway, so, ang tanong ko, ang tanong doon sa puzzle na yun, ilan yung dapat bundalin para sa pag-akyat mo, eksaktong dalawa na lang yung mansanas mo pagkatapos ng process? Ha? Bakit dapat? Isa, di ano, kalahati plus one, di 1.5. Walang fraction to. Ha? Ayan? 4, so 2 plus 1, 3. Mas kakalahati, mali. 100 floors. Sino magaling sa math? Ito siya sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan magaling mo sa math. Magaling ka daw sa English. Ah, sorry. Sa logic. Okay? So, ang sagot doon, nahalata ko kasi yun eh, kasi sabi nung nagtatanong sa akin, sabi niya, sige, kahit 50 floors na lang. Ibig sabihin, yung sagot sa 50 floors at 100 floors, ay isa lang. So, ano kaya yun? So, ang hirap ba? Ito ba? Talino to eh. Magaling ka sa mat, di ba? Kasi ma'am, ay, nag-compute na. Okay, ganito yung, alam niyo ba sa mat? 2.5. Kaya nga, hindi, sa pagka, sa pinaka top floor, dapat dalawa after mong kalahatiin plus one. Okay, bigyan ko yun ng ilang sandali para makuha niyo yung message ko. Ha? Wala, going once. Kasi daddy, mahilig din sa ganyan eh. Ano yung itindihan? Kunwari, ilang numero ng apples yung kailangan kong gawin? Kasi ang proseso doon, para makapunta ako sa taas, ay bawat floor kakalahatiin tapos plus 1 yung aking apple. Kung 10 nga yung dala mo from the ground floor, pagpasok mo, 5x5 plus 1, 5x6. So, yun yung dadali mo pataas. So, pag 6 na, kakalahatiin, 3, 5x+1, si 4. So, hanggang kaso, 100 floor pa. Kahit sabi yung 50 floor, o paano yun? Sa bandang uli, dalawa na lang. Ayun, nahirapan kayo, no? Ha? Hindi possible, okay. So, posible yan, obviously, no? So, ito, okay, bibigyan kayo ng clue. Ito yung pinaka gusto kong ano eh. Sirit na, sirit. Okay, bibigyan kayo ng clue. Okay? So, sa maraming problem solving, minsan, hindi lahat ha, pero actually marami. Sabi nga sa amin, sa mga company, nga sabi yun eh, begin with the result in mind, di ba? Isa yun sa mga 7 ni, ano eh, Stephen Covey. Begin with the end in mind. Yung iba naman, sabi doon, yung iba, reverse engineering. Umpisaan mo sa uli, tapos work yourself pababa. Oh, sige, so, umpisaan nyo na. Sige, kaya nyo na yan. Kung sa dulo, ganito yung result, hindi, i-compute nyo na pababa. Oh, 2. Tapos, ano siya before? So, ano sa 99 floor? Ilan? Ha? 4 siya sa 99? Yun. O, ilan siya sa first floor? 2. Ayun. So, na. Kung 2 lang yan, divided by 2 plus 1, divided by 2 plus 1. So, kahit ilang floor pa yan, kung ganun yung rules. Right, gawa nyo. Talo kayo, di ba, Dr. James? Okay, so, pero, bakit ganun, bakit ko nasabi yun? Kasi nga, minsan, ganito. Itong mga bata, paano maging disiplinado ang bata? Na, matutong umupo na maayos. Ay, dapat i-ano mo siya, yung psychology mo siya na turuan mo siya, explain mo sa kanya. Ay, kasing edad ni Aiden, explain mo sa kanya na importante pag nakupo ng mabuti para matuto. Pwede naman yun, kaso, ano yung mas shortcut doon? Turuan mo, dyan ka umupo, dyan ka lang ha. O pag bumaba, oh, dyan ka lang. Diba? So, minsan ganun yung shortcut eh. Kung ano yung dapat mong ina-expect mo sa kanya, para matutunan niya yung ano man tinuturo mo, i-ano mo na sa kanya yun. Sabi nga, train up a child the way that it should go. So, ganun din tayo ngayon. Kaya itong sin of failing,
Gagawin natin dito is alam na natin yung masama to. Alam niyo ba yung railing again? So, sinabing bitter, mapait. Pero spiritual pinag-usapan natin. Ano ba yung sabihin nun? Sabi sa dictionary.com, to utter bitter complaint or vehement denunciation. Ang bira, di kailangan natin i-look up yun. Hindi, alam natin. Alam yung vehement? Sabihin, talagang maano yung emotion mo. Matindi. Pag sinabing denunciation, parang mo siyang sinasabi ang mali. Hindi lang mali. Talagang pag-denounce, di ba? Ano yung denounce? Hindi, sinasabi mong mali yun. O pinapagalitan mo. Sabi sa Merriam-Webster, to revile or scold in harsh, insolent, and abusive language. Sinabing revile, again, yung pagalitan, hindi lang pagalit, talagang galit. Hindi yung sinasabi mo yung anak mo, hindi ganun, ha? Yung sinabing revile, talagang ituturo mo siyang maling-mali. Wala pa lang ang dictionary pa. Anyway. Okay? Pag-scold, ganun din, pinapagalitan. Kaso sabi dito, harsh. Okay? So talagang papagalitan mo ng matindi. Kapag sinabing insolent, naku, walang respeto. Bastos. At sabi abusive language. So hindi yung normal na language na gagamitin mo. Kunwari, dito sa taong to, kaibigan kami, pero dito sa taong to, iba yung salita ko sa kanya. Bakit? Kasi madalas, yun nga, it is influenced by the fact na galit ka sa kanya or ayaw mo sa itsura, ano naman yun. Okay, kaya yeah, may pagka-insolent, walang galang. Okay, natindihan niyo po? Railing, ito kasi ay isang kasalanan na hindi tayo ganun ka-familiar going into the church. Minsan kasi hindi nagagamit yung term. Pero actually, ano, familiar rin tayo dito sa Tagalog siguro, ano to eh. Ito yung pagsagot ng pabalang. Ano niyo ba yun? Yan. Ganoon natin yung aking dahil ko pang adjustment, wala pa ako ano. Tagalog. Bago kasi yung ating ano eh. Ayan, ang Biblia. Download. Baka meron kayo dyan. Ano yung sabihin ng rail? Okay, tapos na pala. Rail. Apat. Ayan. May masakit palalo. Pagkaalit, pangalipusta, masamang akala. Mga salitang pinagbubuhutan ng kapanaghilian. Mapagkaalit. Pagtatalo, ito yun. So, mga salitang pinagbubuhatan ng kapag na... kapanaghilian. Ay, ano yun? Strife yun. Ang dali. Ano yung pang ilan? Strife of words. Whereof he cometh envy strife. Okay, so 1, 2, 3. Alipusta yung railing. Okay, second to the last. Wala. Natin. Kapag-alipusta, tama yan. Kapag-alipusta. Okay? Tsaka yung naisip ko yung pagsagot ng pabalang. Ibig sabihin yung talagang kabastusan. So, pero pinapalabas mo, sumasagot ka ng matino. Parang gano'n, na ikaw yung mali, pero magandang example dyan, kunwari yung isip nga kayo. Dami actually. Kunwari, pinag-uusapan natin na, nga, post-it-printing. Kung ano man yan. Ay, tanga-tanga ka talaga, hindi ka nag-aral eh. Ganun agad, sa umpisa pa lang. Tama ba yun? Ngayon mo lang siya nakausap, hinusgahan mo na agad, tapos meron agad tanga, meron agad judgment na hindi ka nag-aral something. So, railing yun. Ha? First time, mali yun, di ba, kahit kanino. So, slide na sasabi sa bagong acquaintances, kahit sa ano, kahit sino pa yan, kahit pang ulto yan eh. Di mo alam eh. Di ba? Hindi tayo tumitingin ng kung anong religion mo sa umpisa, di ba? Yung religion mo, makakapagtulong sa'yo, makakasama sa'yo, pero still, pagkausap mo yung tao yan, di mo nga alam kung ligtas, di ba?
So we ang another sa English is we give them the benefit of the doubt. Naintindihan niyo ba 'yan, mga bata? Kasi hindi mo nga alam eh. Para sa iyo at para sa kanya, bigyan mo siya ng ano, ng leeway ba? Hindi mo nga sigurado. So, pero yung mga railer, kaya ulitin ko po ah, putang ina kasi to, the bitter complaint or vehement denunciation. Talagang may galit yun eh. Hindi mo masap, yun talaga yung makikita mo doon. Iba yung pinagalitan, iba yung sinabing mali. Sa mga bata, for example, ako, naiintindihan ko, nasigawan ko na ba kayo ng malakas, Stephen? Nasigawan ko na ba kayo ng malakas? Alam, maalala. Halos hindi kasi. Minsan, ano. Pero hindi yung ano. Pero ito talagang ano, masama yung lingwahe. Sabihan mo agad ng tanga. Ngayon, minsan okay lang yun kasi sa English full, inasabi din ng mga lingkod ng Diyos yun. Pero, according sa context nga, hindi mo masabihan na full agad. Ano pa lang, umpisa pa lang. Yung iba naman, mali naman, sabihin ng iba. Ay, lahat na nagsabi ng full, ano, masama or hindi lingkod ng Diyos. Eh, hindi pwede yun kasi punong-puno ng ganun yung preaching ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So, kaya sinasabi dito, kaya medyo mahirap na itong topic na to, pero madali lang din, kaya niya yan, ha? Kaya i-devote natin isang buong oras for this, para maintindihan natin yung ating objective, to realize the importance of our speech, to be aligned to the purity of God's word, and then to avoid being a bitter railer. Okay? Kaya dinagdagan mo ng bitter, wala dito, pero yung kasi yung tinitingnan ko sa dictionary na isang karakteristik ng railing, bitter yung taong yan. At marami pang iba, okay? So again, dictionary, the utter bitter, hindi lang bitter, the utter. Intensifier yung utter, okay? U-T-T-E-R. And vehement denunciation. And then sa Merriam-Webster, revile or scold harshly, insolent or abusive language, okay? So ngayon, tingnan natin yung mga biblical examples. So hindi napakarami ito, siyam lang binanggit tong railing. Railer, railing, rail. Sa Bible, nasa King James. So tingnan natin. Nasa research ko na lang, ba't nasa Tagalog ako? English. Para mabilis. Okay, First Samuel. Number one, si Nabal. Kilala niyo ba si Nabal? Asawa ni Abigail. Abigail, matalino, magandang babae. Kaso, ewan ko bakit ka-asawa niya si Nabal. Okay? Si Nabal ay pinapatay ni David. Bakit? Ito yung dahilan. Okay? So, nasa time sila ng hindi naman magulo. Pero nung inaaral ko rito, bakit pinapatay? Ba't mapapatay yung tao? Ano ba ginawa ng tao? E tapos iniisip ko nung bata-bata ako, sabi ko, si David, di ba, positive to eh. Bakit niya pinapatay itong tao to? Makikita natin, isa-isa, sa unang example ng railing. Sabi dyan, oh, B1, but one of the men of the men, young men, told Abigail, okay? Kasi natakot na yung mga young men, pumunta yung mga tao ni David kay Nabal para to salo, parang ano lang, parang hindi ko nagkamali, kumukuha siya ng ano, ng suporta ba, kasi ito yung time na ano eh, ito malala. Okay, kasi ganaan natin yan, so sabi dito, okay, namatay si si Samuel. So wala naman tong gera dito, alam ko eh. Pero syempre hari si David, may kinuha lang at least yung paggalang ba, 'di ba? Tayo kahit minsan ungodly yung mga ano, may certain degree of respect tayo diyan. Kasi nga para lang sa position din nila na para magkatuloy-tuloy ang kapayapaan, ganyan. So pero ito nangyari, sinend ni David yung kanyang mga young men kay Nabal, ayun, to greet him in my name lang. Ang ganda nung ano niya, ba na to, sabi dyan, and thus, peace be both unto thee and to thine house. Okay? Okay, so tama, parang ano nga, medyo nag-hingi sila ng suporta. Okay? Kaso ito sabi, and when David's young men came, they spake to Nabal according to all those words, and then David insisted.
And Nabal answered David's servant and said, "Who is David? Who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Okay, shall I then take my bread and my water and my flesh and I have killed for my shearers and give it to a man whom I know not whence they be?" Yun yun. So, ibig sabihin, parang actually pag tinignan mo, parang reasonable naman. Pero yun nga, dahil yung context is mali, parang binastos yung mga messenger, okay? Ano mangyayari? So, gusto na siyang patay ni David. Okay, kaso, maipigilan siya, ano? But anyway, yung sinabi ng Bible dito, yung binasa natin is railing. Sabi dyan, "But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, 'Behold, David sent messengers out to the wilderness to salute your master, and he railed on them.'" Hindi magandang sagot, hindi tama. Okay? At may pagkabastos. Sabi, "Who is David? Hari siya, di mo ilala." Diba? So wala siyang pakialam sa hari, parang ganun. Kaya bandang huli, ang ginawa ni Abigail, matalino siya. Siya'y nakipag-usap kay David, so hindi sila nagkaroon ng away. Okay? So, yun ang unang, yun ang pagkaka-mention ng railing, si Nabal. Pangalawa po, si King of Assyria. Ito. So, kilala niyo po yung Assyria? So, ito yung unang sumakop sa Israel, sa North, di ba? So, anyway, ito is a pagan kingdom. Masama sila, dyan nagaling si Jonah. Okay? Mapatay ng bata, walang pakialam. Okay, sila ay ungodly nation. Okay, so yung time ni Hezekiah ngayon, okay, so nasakop na yung north, yung south si Judah kay King si Hezekiah. Ano nangyari? So parang inaasal sila. Ganun nangyari dito. Oh, nasakop po nga yung north eh. Ano sa palagay niyo yung gagawin sa inyo ni Hezekiah at saka ng Diyos niya? Nangaasar yan. Kaya sabi dito, "He wrote also letters to rail on the Lord God of Israel," hindi lang si Hezekiah, pati ang Diyos. "And to speak against him," tandaan niyo yun, "against him, saying, 'As the gods of the nation of other lands have not delivered their people out of mine hand, so shall not the God of Hezekiah deliver his people out of mine hand.'" Parang mayabang, di ba? Nakita niyo yun? Mayabang, pati Diyos ay nalipusta at ang hari ng Judah. Okay, so yan ang pangalawang example. Una, si Nabal. Pangalawa, si Sennacherib, King of Assyria. And then, sino yung, yung pangatlo sa palagay nyo? Dalawa to, yung fourth and fifth natin is yung the malefactor, magnanakaw, nakasama ni Jesus sa cross. Okay, so sa Mark and sa Luke, sinabi dito, both, ang term na ginamit nila is rail. Naalala nyo, inaasal siya. At ito yung mismo sinabi niya, di ba? So alam natin ang ano dyan, di ba, kwento, si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos. Nagkatawang tao dito, siya ay walang kasalanan. Kaya lang siya napako dahil sa inggit, dahil sa political power ng mga Udyo, especially yung mga Pharisees and Sadducees, yung council, yung Sanhedrin. Okay, hindi siya dapat makulong. Hindi siya dapat parusahan. Matuwid siya. Nakinig nila yung boses ng Panginoon. Pati yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Nakinig yun ng mga ano. Kaya nga naligtas yung isa, di ba? Sabi ng iba, nasa kanan. Wala naman sinabing gano'n. Basta ko natin nila. Sige, nasa kanan yung naligtas. Yung nasa kaliwa, ano sabi? Tuloy-tuloy pa rin siya mag-rail. At sabi niya, ito yung sinabi niya, oh. "And they that passed," ito yung mga tao naman. "And they passed and railed on him," mali yung aking list. Okay, nauna pala yung mga ibang tao, "wagging their heads and saying, 'Ah, that thou that destroys the temple and build it in 3 days, save thyself and come down from the cross.'" So, ganun din yung mga chief priests, pero sabi dito, yung mga andun, yung mga tao doon, pero sabi sa Luke, yung malefactor nga. Sorry, nauna yung tuloy malefactor. Pero sabi ng isang malefactor or magnanakaw or criminal, sabi dyan,
If thou be Christ, save thyself and us. So pareho lang, di ba, sa sinabi ng iba? Pero may napansin ba kayo dun sa sinabi kanina sa Mark? Sabi niya dun, ikaw na nagsabi, destroy this temple. Sinabi niya ba yun o hindi? Sinabi niya yung kasang tanong, naintindihan ba nila? Hindi, di ba? Yun ang isa sa mga characters ng Taylor. Tandaan niyo na mamaya, pupunta tayo dun eh. So number one, si Nabal, basta sa hari. Sennacherib, basta sa Diyos. Malefactors, basta sa Panginoon din. Hindi naintindihan yung kanyang sinasabi. Tsaka ganun din yung mga naka, yung mga dumadaan. Hindi ko alam ba't di ko na save. But anyway, next is 1 Corinthians 5:11. Sabi dito, but now have I written unto you not to keep company if any man that is called a brother, a fornicator, a covetous, or idolater, or a railer, or a drunkard, or extortioner, with such one, no, not to eat. So ito, medyo makikita natin yung ugali ng railer, hindi lang sa mga unsaved. Pwede rin sa mga saved. Okay? Pero itong railing, nakuha yan sa mga unbelievers, especially, aba, nadala dun sa church. Kaya sabi dito, yung iba nyo mga kapatid dyan, fornicator, yung iba dyan, covetous. Yung iba dyan, idolater pa. Hindi, no? Pwede pala yun. Pwede nga yun kasi hindi pa sila naturuan ng gusto or talagang baka nga hindi ligtas, pero iba dyan ligtas, pero hindi pa nila na ano yan, nakuha yung lesson na yan, okay? Kaya sabi ito, drunkard, extortioner, hindi, di ba? Pero sinabi dyan, kasama yung railer dyan. Pansin nyo ba yun? So, matinding kasalanan yan sa church. Nangyayari yan. Okay? Unfortunately. Pero andyan yan, okay? Okay, babalikan natin yung point doon. Pero, ito nga, wala yung akin. Next is, doon na tayo sa text, pero ito na lang. Last three. Sabi sa 1 Peter 3:9, not rendering evil for evil or railing for railing. Nakita niya, nakausap niya again is mga Kristiyano. So pag ginawa kayo ng masama, huwag niyong gawa ng masama. Sinabi diyan, railing for railing. Sabi talaga nag-rail yung ibang Kristiyano. Sabi, huwag ganun. Ang kabaligtaran ng evil for evil, railing for railing is blessing. Okay? So mamaya, babalikan din natin yan. So last two. Itong dalawa to ay magka-relate, kaya isa lang babasahin ko. Parallel passage po yung Jude tsaka yung 2 Peter 2. Kaya sabi dito, whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. Ang tinutukoy niya, yung mga demonyo. So, ibig sabihin niya, yung demonyo, huwag mong papagalitan. Ba't mong papagalitan niya? Makikinig ba yun? Hindi na makikinig yun eh. Pero may gumagawa ba nun? Alam natin yan. Kasi itong mga gumagawa yan, katamihan, Pentecostal, ganyan. Tapos yung iba ay gumagaya, pati mga Baptist. So, mali yun. Mapagalitan yung demonyo. Ano ka, papalabas ka lang. Okay? So, you preach against him, you warn people against him, pero kung siya mapagalitan. Anyway, medyo malalim yung hindi natin dadaanan. So, pero at least nagkakaroon kayo yung idea po. Ano yung railing? Yan. So, mali po yan. Sa kahit anong, ano, eh, paano yung iba, yung mga preacher, pinapagalitan yung mga, hindi, iba yung railing. Makikita natin today, kung ano yung pagkakaiba. Okay? Nabanggit ko na kanina isa, minsan, we call people wicked and fools. Railer ba yun? Railing ba yun? Magtotoo ka, hindi. Okay, yung pinagkaiba. So, tingnan natin ngayon yung mga, ano yun ba tayo sa 1 Timothy 6? Kasi po, dito ay, again, in-instruct ni Paul, si Timothy, may mga nabanggit siya dito na andito yung ating binasa, sabi dyan, he is proud knowing nothing. Sino kaya yan? Itingnan natin. But doting, ano yung doting? Parang hindi that yun. Ibig sabihin yun, parang doon ka nag-focus. Tapos yung ano mo, yung pagkakaano mo, parang hindi maganda. Kailangan ko talaga ng anong dictionary. Okay? Okay, doting.
Ayan. So sabi dyan, doting. Wala ko pala yung Bible. So dyan po ba kayo sa 1 Timothy 6 lang? Dyan lang po tayo ikot. Though nakita na natin yung ating mga verses, siyam lang yun sa buong Bible that defines what is railing. Hindi ito maganda. Mga gumagawa nito, nakita natin. Isang unbeliever, isang Assyrian. So, pero later, yung mga nag-alipos na sa Panginoon. Pero dito, mga Kristiyano. Kaya hindi maganda, no? Okay. So, yan. So, gusto kong focus yung ating ano, points. So, how do we avoid? Why should we avoid being a railer? Okay. Bakit natin pinag-aaralan ito? Ba't di tayo mag-focus alam sa pag-ibig ng Diyos na maganda naman talaga? Kasi ba't di tayo mag-focus doon? Kasi alam na natin, una, pangalawa, nag-focus na tayo sa maraming pagkakataon. Ngayon, iniisa-isa natin minsan yung kasalanan para maiwasan natin. Okay, ba't may ganyan-ganyan ngayon? Tignan nyo, ha? Dote. D-O-T-E yan. Ang root word niyan, okay? To exhibit mental decline or of like an old age. Okay? Ano sabihin nun? Unulyaning ka na. Pero sabi dito sa 2, be lavish and excessive in one attention. Yung sinasabi ko kanina. Fondness. Gusto mo lagi ka dun. Gusto mo lagi ka dun. Yun na naman. Eh, buti kung magandang bagay yun. Eh, kung you're doting with questions, na, of stripes of words. Ibig sabihin ito, yung mga hindi mo na kailangan pagtalunan, gusto mo pagtalunan pa. Yung sinasabi ng mga English na ito naman, sabi na ito na splitting hairs. So, minsan okay o minsan hindi. Depending nga sa attitude mo doon or kung yung topic, kung na, hindi masyado importante, tapos puro yun ang gusto mo pag-usapan. Meron mga, may mga topic sa Bible na ang hirap intindihin, tapos pare-pareho kayong di naman matured, wala naman sa inyong makakasagot, pero yun ang gusto mo pag-usapan. Nangyayari yun. Mga Bible study na, ano, pagalingan lang. Yan. So, yan ha. So, ngayon na, why should we avoid? Una, verse 1 and 2, because, sabi ko kanina, mga Kristiyano, nakita natin, ang pangit nitong ugaling to, pero, mga Kristiyano, nagkakaganito. So, bakit natin kailangan i-avoid? Kasi tayo mismo is susceptible dito. Naintindihan niyo ba yun? Kaya sabi dyan, no? Sa 2 na lang, and they that have believing master, sabihin, believer din yung master. Okay? Sabihin, mananampalataya din. Let them not despise them because they are brethren. Okay? So mga kapatid to, okay, nakita nyo yun? Nagre-rail ba ang kapatid? Yes, unfortunately. Pero makikita natin, wicked sin to, kaya dapat nating iwasan. So number 2, bilis lang to. Verse 3. Ngayon, ano yung mga ginagawa kasi nila? So, yung dami dito, pero yung ano lang, focus natin yung gustong i-emphasize na huwag tayo dito. Kaya si Stephen, lumalaki na to. Sana, hindi siya matulad sa iba na, eh, parang cool na cool yung gano'n, no? Parang lumalabat ko sa magulang niya. Parang okay yun, ha? Diba, napanood yung minsan sa YouTube, mura ng mura. Kaya nga, ito, binabantayan ko to, eh. Kasi yung mura niya, English eh. Hindi ibig sabihin na sinasabi niya yung mga salitang yun. Maganda yun, ha? Kaya sabi niya, if any man teach otherwise, ano yung otherwise? Iba, di ba? May sinabi siyang maganda, or kung masyabi siyang, kung ano man yung una niya sinabi, pag sinabi otherwise, ayun yung kabaligtaran nun. For example, I said, okay, for those of you who want to leave, at 11 o'clock, then you may. Okay, please exit quietly. Otherwise, you may stay. Diba? If any man teach otherwise, kunwari, sinasabi dito ni Paul sa taas eh. Diba? Ano, yung attitude natin towards the brethren na dapat maayos. Kasi sabi dito, they are beloved, partakers of the benefit. Yan daw ang ituro mo, Timothy. Ganyan dapat. Pero pag may ibang nagturo, o yung ibang nagturo, ibang tinuturo, yung kabaligtaran yung sinasabi ko, sabi dito,
consent not to wholesome words. Pag sinabing consent, pinapayagan. O yun yung gusto nilang mangyari. Diba? So sabi nito, consent not to wholesome words, even the words of the Lord Jesus Christ and to the doctrine which is according to godliness. So, isang bagay lang po yung pinag-uusapan natin dito, tinawag lang niya sa maraming paraan. So, una daw, ano yun? Wholesome? Siyempre, ano ba yung wholesome words na yun? Yung mga words ni Jesus Christ. At ano ba yung words ni Jesus Christ? Yung mga doktrina na according to godliness. Nag-gets yun ba? Kaya ang ganda na may ganito eh. Kahit di kayo tumitingin dyan, alam mo, nakatuto kayo dito. So, ngayon, ang point number two ko is, it is not wholesome. Okay, ano nga ulit? Why we should avoid to be a railer? Una, apektado tayo. Posible tayong magkaganyan. Pangalawa, hindi yan wholesome. Ano yung wholesome ngayon? Yung pag-usapan natin. So, nung kami kabataan, merong isang loko-lokong rap artist. Hindi nyo na inabutan yun. Salamat sa Diyos. Pero may sumikat sa amin. Nagpabili pa ako kay daddy yung album yun eh. Kilala nyo ba si Andrew E? Diba? Napakabastos ng taong yun. Pero dahil dun siya sumikat, siguro, ayun din yung ano. Kilala nyo ba yun? Hindi nyo na kailangan pakinggan yun. Pero gusto ko lang ano kasi, loko-loko talaga. Alam nyo ginawa niya. Bukod sa puro kabastusan yung mga kanta niya, ba talagang lumalaban pa siya dun sa mga dating MTSUB, talagang nilabanan niya pa ng pailalim. Ang ginawa niya, gumawa siya ng album. Ang pangalan ng album niya, Wholesome. Baliktad, di ba? So, bastos ang bastos, kabaliktad na ng wholesome yun. Hindi pa yun yung tatakil natin na isa pa lang ito sa meaning ng wholesome. Pag sinabi wholesome, hindi bastos. Hindi po kabastos ito eh. Ito'y appropriate sa lahat ng tao. Wholesome. Wholesome. So, at least, maintindihan niya yung ibig sabihin niya maganda yan. Wholesome words, sinasabi dito. So, sa panagaling wholesome, syempre, whole, buo, saka sum is, ano yung sum? Parang sinabing awesome. Ano yung sabihin nun? Kahanga-hanga, di ba? Kasi yung O is parang, wow. Pag sinabi awesome, nakakapagdala ng O. O ano ngayon yung wholesome? Pangkalahatan. Ang bisipin, naiisip mo yung nakakabuti sa pangkalahatan at saka ang scope niya is malawakan. Yan yung sabihin nun. Wholesome. So yun ay kabaliktaran ngayon ng pagiging railer. Ang isa sa nabanggit ko rin sa inyo, di ba yung example natin si yung mga nasa baba ng cross. Ano sabi niya kay Jesus? Ikaw na nagsabi na destroy this temple. Sige nga, destroy mo yung temple. Ang problema sa mga railer, binubukas na nila yung bibig nila, yung bunganga nila, hindi naman nila intindihan yung pinagsasabi nila. Bakit? Kasi yung mismong yung pinag-uusapan, yung subject, yung topic, hindi nila, either hindi nila alam or yung context ng isang tao. Sabi natin, alam mo, or may pagkakaalam ka doon sa context, sa topic, pero yung tao ba, alam mo kung saan siya nanggagaling? Pag hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, huwag ka agad magbukas ng abusive but insolent words. Diba? Kasi railer ang tawag sa'yo. Yun ang railer. Hindi ka makausap ng maayos. Tsaka, isa yan sa mga talaga tinuturo sa church. Alam nyo ba yun? Sabi dito, huwag na kayong kumain kasama niya. So, matindi yan. Kasi hindi mo, madalas ay hindi mo alam kasi yung context. Hindi mo alam yung topic or kung alam mo may topic yung taong kakausap mo, hindi mo naunawa kasi siya nang galing. So, kaya hindi siya wholesome. No? Hindi siya wholesome. Pag regular ka, kinukumpara ka ng salita ng Diyos sa mga, sabi pa nga dyan, mayabang eh. Kasi so, mamaya pala yun. Yun yung point number 3. Sige, yun na. Bukod sa hindi na naiintindihan, bakit hindi niya naiintindihan? Lahat ba ng railer is hindi matalino? Yung iba dyan matalino, pero ito yung next point nito kasi, sabi dyan, he is proud. Pwede dun sa kanina, yung knowing nothing. Again, di, walang taong walang alam ng kahit ano. Pero kinukumpara sa taong parang walang alam to, di mo ba alam na ito pinagagalingan niya?
bata pa yan, tapos o bagong Kristiyano yan, tapos ang treatment mo ganito, ganyan. Tama ba yun? Hindi. Kasi nga, ang Reynel, di na iniisip yun. Kasi mayabang, gustong mag mayabang. At ang kayabangan po, madalas yan, bubulagin ganyan sa maraming bagay. Isa na nga sa understanding, isa sa ano yung maapektuhan dyan? Yung pangunawa mo sa mga bagay na dapat maunawaan. Hindi mo naunawaan kasi yabang mo kasi. Nakita na ba kayo noon? Kahit sino pa yan, pati yabang mo kasi yan. Diba? Ano yung mga napansin yung ganun? Meron sa YouTube yung mga ano eh. Alam niyo ba yan yung mga... Ha? Show? Ano yun? But boat. Hindi alam. Anong spelling ng boat? Okay, naalala ko yung mga ano daw, yung mga example ng mga sa sports na nag-rejoice or nag, ano tawag dito? Nag-celebrate too early. Hindi pa tapos yung karera. Mga ganyan na. Oh, okay, oh, alam nyo ba? Number one ako. Dito na, nahabol na pala sila. Napanood nyo ba yan? Hindi pa. Ay, yabang eh. Dapat alam niya na yun na karera to, race to, anytime, sabi sa Bible, di ba? Pag nagraran ka ng race, sa isang ba, sa anong nakatingin ka lang sa ano? Sa price. Pero, circumspect ka. Ibig sabihin, dapat alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Kung hindi, namayari sa'yo. Maka-compromise yung race, di ba? So, pero itang taong mayabang, mabablanko yung understanding mo. To the point na, yun na yun nga. Yung iba kasi, maraming ganyan. Ang dami niyang nasabing mali, saka lang niya na-realize, ay, mali pala yun. Ay, yabang mo nga. Kasi yun ang ano sa'yo eh. Kahit sa internet, mga ganyan, sa doctrine ng usapan, madalas pag ganyan, kini-PM ko na yan. Sige, usap po tayo. Tayo lang. Kasi pag doctrine ng usapan, gusto mong matuto siya. Ay, ikaw rin, gusto mo rin matuto kung ikaw yung mali. So, ang dapat dyan, private message, di ba? Pero bakit yung iba ayaw? Kasi ang iniisip nyo rin, nakita na, sinabi ako mali eh. Eh, pag-usapan natin, nakita ng ibang tao lahat. Diba? Ano mangyayari? Magre-rail na yun. Pag nalaman na siya yung mali, magre-rail na yun. Okay? Mang-aalipusta na yun. Yun, dapat palang gamitin ko eh. Ang hirap ng English, di natin alam eh. Rail, tsaka nakakabulol. Diba? Mga alipusta na yan. Hindi naman kailangan sabihin na ikaw, may kapatid ka dito, minsan may pagkain, hindi kayo intindihan. Darating yun. Nari lang dyan sa binipirmahan nyo dyan. Oh, nabasa mo ba talaga to? Nari lang. Naisip ko lang kung pwede natin pagtalunan dito. O kaya pag magbibinatahan na to mga to, dalaga na, magkakaselosa na yan. Tapos, anong gagawin mo sa kapatid? Kapatid mo yan, anong gagawin mo dyan? Nasabihan mo na masama? Hindi dapat. Hindi, feeling ko, ginaano niya ako eh. Ginanyan niya ako eh. Nang ano siya eh. Nang aano siya eh. So, hindi kailangan, especially sa speech mo, makikita natin dito, sige, dito tayo sa 4. Sabi dito sa 4, sabi dyan, it comes from envy. Okay, number 4. Bakit ka una nagre-rain? Kasi una, hindi ka wholesome, di mo alam yung buong katotohanan minsan. Or, yun nga, may pagkabastos ka, hindi, wala kang pakialam sa sinong kausap mo. Diba? Yung ibig ko sabihin doon, hindi wholesome yan. Pero pangatlo, yabang mo kasi. Pang-apat, bakit ka mayabang? At saka bakit ka na anong mga alipusta na hindi mo naman dapat gawin, Kristiyano ka pa. Kasi madalas sa hindi, may inggit. Matindi yan eh. Meron nga preaching dyan. Hindi ko alam kung na-preach ko na ba dito. Hindi ba ba? Sa Mother Church. Kasi natutunan ko yan na sa maganda sa preaching, minsan isa-isahin mo yung mga kasalanan tapos talagang pukpukin mo. Para yung mga nakikinig, wala silang excuse buong isang oras po. Yan ang pinag-usapan natin tapos. So nag-preach ako against envy. So again, hindi masamang mag-desire ng sa kapatid mo kung ang desire mo is magkaroon ka lang nun, hindi mo agawin sa kanya. Diba? Pero kung yun mismo ang gusto mo yung asawa niya, yun ang asawa mo. O gusto mo yung kayamanan niya, mawala sa kanya, mapunta sa'yo. That is envy.
So ngayon dito, ganun din. Bakit ka makikipag-away dahil lang sa isa sa doktrina, kunwari? Kasi naiinggit ka dun sa kanya, sa pang-unawa niya. Biruin mo, mas malapit ka sa Bible. Ako, medyo parang nakakatawa pala yung paniniwala ko. E di, i-adapt mo sa kanya, tapos. Ba't hindi mo, mahirap ba yun? Pero pag may mayabang, may nainggit, ang kasunod niya, reviling na. Railing na. Pang-alipusta na kasi hindi na sapat yung ano eh. Hindi sapat yung ano eh. Ako yung nagmungang tanga. Dapat siya rin magmungang tanga. Ngayon, gagamit ako ng salita para ibang tao na nakikinig na again, di nga dapat sila nakikinig. Kasi dapat pre-naivate nyo muna. Diba? Kaya andyan na sila. Ay, magmumukha akong tanga sa mga ano ko, member ko. Kaya ang gagawin, ano gagawin? Ayun, mga alipusta na. Diba? So, again, anong sagot dito? Una, huwag ka na mainggit. Alamin mo na kung alam mo yung katotohanan na hindi naman tayo pare-pareho nilikha ng Diyos na lahat ng bagay, magkakapareho tayo. Yung iba, mas matalino ng konti. Yung iba, napunta sa church na mas maayos. Diba? Kaya yung iba, nire-reach out natin. Eh, alam ko kasi nanggaling ka sa Pentecostal, talagang marami kang ano. Pero mabuting ang tao, ligtas ka naman, sana. Tuturuan kita, gusto mo ba? I will straighten you up. Kung gusto mo. Eh, pag talagang wala, sayang ka naman. Mas gusto mo ba yun na manatili ka na lang dyan? Okay, so una, hindi wholesome yan, proud ang mga taong yan. Tsaka yan ay nagkaka, madala sa hindi. Okay, nangalipusta kasi yan ay may kaingitan. The second to the last, sabi dyan, oh. Actually, dami pa nga nito, pero ito yung nakita ko kasing eksaktong-eksakto. So, sabi dito, sabi kanina, question is strife of words, away. Sabi sa dito, strife na naman, whereof cometh envy, strife. Okay? Kaya may away, ba't may away itong dalawang batang to? Kasi nagkaingitan, pero bandang uli, nagsasabi na ng ano-anong masama. Misal, tumata, nagugulat kami sinasabi yung tumata, eh. Kaya hindi namin pinapalagpas yun. Pag medyo iba na yung tabas ng dila nito, ba't mo sinabi yun? Diba? Mali yan. Kasi pag hindi mo yan pinutol dun sa bago pa yung maliit pa yung sungay niyan, makakaisip palalo yan, maririnig sa ibang tao, mas masakit yung sinabi mo sa akin. Ha? May mas masakit akong bala dito, may malaki akong bala. Natutunan ko sa YouTube or kansang sa teledovela man yan. Diba? So, number 5, it urges strife or fighting. Kung maayos yung salitaan nyo, doktrina lang yan, eh. O kaya, ano ang magandang gawin sa mga bata? Kunwari, ganyan. Kunwari, dalawang nanay. Ano ang magandang pagdisiplina sa bata? Dapat, ano, pinapalo yan. Hindi, dapat kausapin mo lang. Hindi, dapat pinapalo yan. Hindi, dapat kausapin mo lang. Eh, napikong nga na. Mayabang ka kasi, hindi mo na intindihan na may iba-iba tayong take minsan. Do sabihin natin tama ka, minsan yung ibang nasa mali, hindi pa time na maintindihan. Kaya nga tayo dito, 3 times a week tayo, may Friday pa tayo, di 4 times na tayo. Bakit ganun katsaga tayo mag-aral? Kasi nga may mga bagay na hindi mo agad magigit. Eh, medyo mayabang ka din, nainggit ka rin sa iba, saya sabihin, ang tanga-tanga mo kasi, hindi ka marunong na magulang. So, nang galing yun? Hindi ka, anong klaseng nanay ka? Kailangan mo sabihin nyo. Sabihin mo lang, ito talaga yung sinabi sa Bible, dapat pinapalo yan. Pwede na yun, di mo lalo pag unbeliever yan. Sa halip na matulungan mo yan, railer ka kasi, ano nangyari? Nasira yung patotoo mo, pati lahat ng Kristiyano, dinamay mo pa. Ito na nakututo sa pastor ko, di mo ba alam? Yung nasa Bible? Sino ba yung pastor mo yan? Tindi nyo, eh may pari kami. Nakita nyo yun? Kung hindi ka naging railer in the first place, diba? Hindi ka mayabang, hindi ka mapag-inggit, hindi ka mag-rail. Pag hindi ka nag-rail, maganda yung takbo ng usapan. Ganun yun. Kaya sabi ko sa inyo, mga Kristiyano, kung saan man mapunta yung usapan nyo, kung hindi ka railer, hindi ka yung mag-focus ng away. Pero kung iba yung railer, anong gagawin mo? Makatulad na sinasabi dito, sa andito pero sa ibang lugar, diba, sa Bible. Ikaw na yung umiwas, railer na nga. Pag na-identify mo yung taong yun, railer to. Sabi nga doon, huwag ka nang kumain kasama niya, eh.
Ibig sabihin may attitude problem yan. So huwag mong pakisamaan, madadamay ka dyan. Okay? So huwag mong sapakin. Okay? Okay? So number one, because it affects Christians. Number two, it is not wholesome. Number three, it is an effect of being a proud person. Kaya ka nag-rail kasi mayabang ka. Kung ikaw yung taong ano, hindi ka basta mag-rail eh. Alam mo, baka mali naman ako eh. Ba't ko siya gagalitin? Alipos tayo ko yung pagkatao niya. Usapan namin dito, doktrina lang. Kung hindi ka proud, hindi ka abot sa ganun eh. Yun, sa envy, nainggit ka. Eh, lahat ng tao nainggit. Kaya nga, iwasan mo. Pag alam mo nainggit ka na, sasagot ka na ng pabalang, dapat mag-isip ka na, di ba? Iwasan mo maging railer. Kasi railer, by the way, ano yan, para naging attitude na yan, nagiging, ano mo na yan, habit na yan. Hindi magandang attitude, okay? And then, second to the last, it urges tribe, nagisimula ng away. Ngayon, iba naman, mali naman dito, ganito, abuso naman. Extreme din naman. Sabi na, basta dapat walang away. Huwag nang pag-usapan ng doktrina. Extreme naman, di ba? Ang doktrina ay mag-aaway kayo, hindi ganun. Madalas, oo, pero kasi hindi okay yung attitude ng mga tao. Kaya nga, itong mga bata to, na sila eh, alam na nila yung doktrina, or at least yung attitude ng pastor tsaka ng mga kapatid sa salita ng Diyos. So, umabalance lang yung sarili nila, hindi mo kailangan maipag-away. Pero yun nga, sa ibang tao na mga hindi natutunan, hindi na-train, alam mo dapat na mas medyo may ano sila, may inclination sila sa away pag doktrina pinag-usapan. Nakita niyo pagkakaiba? Hindi yung doktrina ang nag-cause ng away, yung attitude na mali ng tao. So, pwede mo sabihin gano'n, yung doktrina ang nag-cause ng away, pero still, hindi yun ang doktrina ang mali. Kasi yung tao, hindi handang tumanggap, parang yung parable of the soil, di ba? And then lastly, actually, dami pa nga nito, pero tinapos ko na dito kasi anim na to eh. Sabi dito, really, it is a result of wrong or bad drawing of conclusion. Ang sabi dyan, ang term niya dyan is evil surmising. Dami na to ng bagong term ngayon, di ba? Ano yung surmise? Iba nga, di alam niya, surmise daw. Kasi isang beses lang nabanggit niya sa Bible. Ano yung surmise? Hindi yan, ano eh, wala kang pagkukuhaan dyan eh. Root word yan, yung mismo surmise. Pag sinabi surmise, that is drawing conclusion with incomplete evidence. Okay? So masama ba yung mag-conclude ka na, incomplete pa, hindi pa kompleto yung evidence? Ha? Masama ba yun? Ha? Tamang hinala. Tama ba yun? Itong tao to, masama to dahil sigurado ka ba dyan? Hindi. Okay, yan. So actually, hindi laging masama yung surmising lang. Okay? Kasi nga minsan, hindi naman talaga time-bound tayo, hindi pa, wala pang ibang ebidensya. Minsan, kailangan mo na mag-decide. Diba? Kunwari, meron dyan, no? Biglang ano. Especially, pag nag-soul winning ka na. Eh, iba dyan, atin ng church. Hindi mo alam kung lalaki o babae. Or baka ano lang, malambot lang. So, huwag ka agad mag-decide. O kaya yung ano. So, pero yun nga, kailangan mo mag-decide. So, kung kulang yung ano mo, time mo, yung wala pang masyadong ebidensya, hindi mo pa nakagather, kung kaya mo, gagawin mo, kaso hindi. So, magsusurmise ka ngayon. Magkukonclude ka na, or mag... So, hindi lagi masama yun, kasi nga, pag tinatawag ng pagkakataon. Kaya sinasabi dito, kaya masama to, sabi dito, evil surmising. Diba, yung ibang tao, di wala pa nga siyang masyadong ebidensya, yung gusto niyang i-arrive na conclusion, masama against another person. Kaya nga inaalipusta na. Ba't mo inaalipusta? Kilala mo ba yun? Hindi. Kasi hindi kami pareho. Sinabi, ganyan lang. Dahil lang doon sa sinabi niya, inaalipusta mo na. Depende kung ano sinabi. Parang sinabi, hindi lang siya nag-agree sa'yo. Sa malalim na doktrina pa naman na marami actually hindi nakakaunawa. Alipustay mo na. Nakita niyo yun. So, pero marami gumagawa niyo. Actually, kaya nga na-trigger ako dito. Kasi yung mga nakita ko dito, mga pastor pa. Kaya inasabi ko sa mga bata, hindi lahat ng topic is created equal. Kaya natin ito inaaral. Okay, mga bata? Huwag ka agad mga alipusta. Tsaka kung tingin niyo sa akin ng alipusta, ako hindi ako ng alipusta. Dahil masama yun.
iba yung preaching against, iba yung winawarning ang kayo sa mga wicked people. Iba yung sinabi ng reprobate, na nakita ko talaga, reprobate, sinabi ng Bible, reprobate, iba yun. Hindi tayo mga alipos na for the sake of yung kanina envy, at saka yung na, ano yung ego mo, na step yung ego mo, mali ka daw. Hindi ko mali ako, gusto ko malaman yung tama. Sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan dagdagan ng pangalipusta. Eh iba, ganun kasi nga, again, mga ano, insecure din yung mga yan eh. Madalas ay hindi. Hindi ka mga alipusta ng tao. Tsaka isa pa, pag inalipusta ng tao, ano mangyayari? May sira yung witness mo. Tsaka ikaw din. Imagine mo yung inalipusta mo na mas matindi, mas righteous pa sa'yo ng ilang beses, tapos inalipusta. Ano mangyayari sa'yo nun? Patay ka nun. Diba? Sayang yung opportunity, baka maging makatulong pa sa'yo yung taong yun. So, kaya mga bata na, hindi nyo ba, pasahin nyo to eh. Don't rail. Alamin nyo kung ano yung sabihin railing. Ilang beses yung mga basa yun sa Bible eh. So, huwag kayong maging ganon. Iwasan nyo. Para hindi kayo maapektuhan ng negative way kayo, mapapahama kayo dyan. Tsaka yung ibang nakarinig sa inyo, walang pinagkaiba sa mga salitang bastos. Pag nakinig mo sa kanila, parang nakakatuwa yun ah. Gagayahin mo na. Ganon din yung railing. Eh, binastos yung ano. Yung nagsabi ng totoo, binastos. Ganon lang pala yun eh. Tapos daasaw. Nag-rail na rin. Ayun, halo-halo na sila. Di mo alam yung mga 80s, pinagtatawa na tayo. Yung totoo dun. Pero again, may lugar yung discussion ng doktrina, pero huwag kang maging railer. Amen? Bitter ka ba? Yun eh, bitter yan. Sa, dahil mas mayabang, pareho kayong mayabang or ikaw yung mayabang. Kaya ka naging bitter sa isang tao na hindi mo kailangan. Kung matured ka, kung unbeliever yan, dapat nga, mawin natin yan eh. Basta hindi reprobate, di ba? So, ba't ka magiging bitter sa unbeliever? Lalo na sa kapatid, ba't ka magiging bitter sa kapatid? Enough para i-rail mo siya, para lipustayin mo siya. Amen? So, iwasan natin yan, hindi yung maganda. Naapektuhan, even mga pastor, kung matalino kayo, alamin nyo kung saan kayo lulugar, you'll be better, in a better place. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Naintindihan namin to Lord na hindi again masyadong ginagamit, especially sa English. Maging naintindihan namin pag nakita namin sa Bible na railing, railer, railing, nag-rail. So ito po yung napaka-seryosong offense. Ito yung even mga Kristiyano, ito yung na-commit. So we pray na maiwasan namin to, nakakasira ito ng pagkakaibigan, magandang pag-asama. So we pray kayo po yung maging matalino. Nakita namin kung kami nag-guilty na dito, Panginoon. Nawa, kami po yung magpakumbaba. Kami po yung hindi magpapatuloy sa ganito dahil ang attitude ng masama, Panginoon, ay nagmamanifest sa maraming pagkakataon dahil sa immaturity ng tao, Lord. At mahisira kami dito. So we pray na makaiwas po kami sa ganitong attitude. Kasalanan. Kaya pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.